Truth. What is truth? Spread his word. The kingdom of God is coming! Amen. Napagpalang araw po sa ating lahat. Minsan ba naiisip na natin, mga kapatid, na Lord, pinagtatanggol mo ba talaga ako? Lord, kung mahal mo talaga ako, kaya mong ilaban mo ako doon. Diba nasasabi natin yun? Pero ngayon, sinasabi ng Panginoon sa Exodus chapter 14, verse 14, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Amen, di ba? Napakabuti ng Panginoon. Marami man tayong redemptions, marami man tayong problema na kinahaharap. Minsan nga, di ba, sa pagiging Christian, maraming tayong nararanasan na minsan masakit na salita tungkol sa pagiging Christian. Kapatid, isipin mo, hindi ka perpekto. Nagkakamali ka rin. Hindi nawawala sa pananampalataya yung ganun. Pero sabi nga ng Panginoon, ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Di ba napakadakila na may kilala tayong Diyos? Di ba? Yun. Tinan nyo, sa mga Bible stories, mayroon tatlo. May tatlo kong share sa inyo. Di ba alam natin ang kwento ni Job? Siya isang kabataan na ibinigay ang lahat para lamang doon. Pero sinubok siya ng Panginoon. Pero nagtagumpay ba siya? Nagtagumpay siya. Di ba? Inilaban siya ng Panginoon. Sinusubok siya. Sunod, kay Goliath at saka kay David. Di ba? Si David ay isang shepherd lamang. Ang gamit niya lang ay yung pang ano ng mga ibon sa bato para mamatay, 'di ba? Nanalo ba siya? Nanalo siya. Kasi kasama niya ang Diyos. Sunod, si propeta Balaam at saka si Harim Balak, 'di ba? Binabalak nila na sumpain yung Israel. Pero sabi ng Panginoon sa mga bilang, chapter 22 verse 12, sabi doon na hindi mo pwedeng sumpain yon kasi pinagpala ko yon, yung lugar na yon. Diba napakadakila ng Panginoon? Siya lang talaga yung Diyos na pwede nating kapitan. Diba sa kwento ng mga bilang chapter 22, kung mababasa nyo man, pinagsalita ng Panginoon yung donkey kay propeta Balaam dahil si Balaam ay isang wicked prophet. Yun, pero ang Israel ay isang pinagpalang lugar ng Panginoon, the land of promise, ika nga. 'Di ba? Napakadakila ng Panginoon. Alam niyo po sa kwentong 'yon, mabibless kayo na hindi alam ng Israel na pinagtatanggol sila ng Diyos. 'Di ba? Lalo pa kaya ikaw, kapatid. Isipin mo sarili mo, hindi ako pinagtatanggol ni Lord, hindi. Pinagtatanggol ka ni Lord. Minsan isipin mo, pinapaubaya ko na sa Kanya, hindi talaga para siya Lord, para sa akin. Pero pinagtatanggol ka ng Panginoon. Minsan ang Panginoon kumikilos pero hindi natin nakikita. Ayun ang pananampalataya, kapatid. Bilang isang Kristiyano, marami man tayong nararamdaman. Marami man tayong pagsubok galing sa 2020, di ba? Napakahinagpis ng ating mga nangyari, na wala mga churches, naging limitado ang lahat, nag-adjustan lahat, nag-new normal. Pero sa Panginoon, huwag ka sumama sa kalamigan. Pinaglalaban ka ng Lord. Amen. Napakapalad natin na may kilala tayong Diyos. Kaya huwag kang mahiya, kapatid. Nilalaban ka ng Lord. Yun, guys. Sinasabi ng Panginoon, maging ikaw ka lang. Paglalaban kita. Kahit iwanan ka ng mundo, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Di ba napakadakila ng Lord? Yun, mga kapatid, gusto ko lang ipaalam sa inyo na minsan sa pananampalataya, conclusion ko na to, minsan sa pananampalataya, napapagod tayo. Sa pananampalataya, nanlalamig tayo. Pero sa Panginoon, kailangan mag-init ka, pinagtatanggol ka ng Lord. Yun, marami mang vulnerable at in control man ang lahat, ang Panginoon ay magiging sa'yo. Ayun lang po, mapagpalang araw sa ating lahat. Shalom.